Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid, mga kapuso at mga kapamilya. Ayan, sa araw po na ito guys ay may handog po muli ako na tutorials kasi walang tigil po ang nagme-message po sa aking Facebook page. Ayan, sa mga hindi pa po alam, mayroon po akong Facebook page. Ayan po yung screenshot at mayroon din po itong link sa description box para po mag-direct po kayo sa aking sa pag-message po sa aking Facebook page. And then paki-follow na rin po. And then nasabi ko po sa una pa lang po guys, huwag po ninyo nga skip ang video ito kasi napakahalaga po dito para po sa ating lahat. Ayan, ito po ay 100% na talaga naman pong kailangan po ninyo. Yan sa mga nagtatanong po, paano nga po ba magpahaba, magpalaki at magpataba po ng inyong mga inaalagaan. Ayan, ito po ay para po sa inyong lahat. Ayan lang natin po magiging sangkap lang po sa araw po na ito ay tatlong klase po lamang. Ayan, huwag po ninyo isip kasi napakarami po natin gagawin sa araw po na ito. Ayan. Maghanda po tayo ng isang baso. Hindi po ito agad-agad na yun agad iinumin po ninyo ha. Kasi marami po ako ipapaliwanag before po ninyo yan mainom. Kaya huwag po ninyong skip po ang video ito. Unang-una guys, kailangan po natin ng isang sibuyas na pula. Yung maliliit lamang po, sibuyas na Tagalog. Okay, atin po siyang balatan. Okay, siguraduhin lang po na balat po natin at malinis po yung ating sibuyas na gagawin. Ayan, gayatin lang po natin siya guys hanggang apat na gayat lamang po. Up sa gitna at yan po siya guys. Apat na gayat lang. Ilalagay lang po natin siya dito sa isa pong baso na atin pong handa. Ayan. After po ninyo guys na mailagay po, next po natin gagawin is maghanda po kayo ng at least 2 perasong kalamansi. Yan. Ito po guys ay the best po para po sa pagpahaba po ng inyo po mga inaalagaan dyan. Maganda lang po kayo guys ang 2 perasong kalamansi. Ayan. Atin po siyang nabaak na. Ayan. Atin po siyang isama po doon sa sibuyas po na atin pong hinanda po kanina. Ayan. Yan. After nyo po, next po natin gagawin is kumuha lamang po kayo ng luyang puti na kahit ganito lang po siya guys na kaliit. Ayan, naintindihan nyo guys. Basta puti pong luya. Ayan, atin po siyang balatan. Siguraduhin lamang po guys na wala na po yung pinakambalat niya at malinis po yung atin pong luya. Okay, wag po ninyo nga isip guys kasi napaharami ko pa pong sasabihin sa araw na ito. Hindi lang po itong ganito kasi kung iskip po ninyo at magdadirect po kayo dun sa papahuli na hindi nyo po maiintindihan po yung akin pong sasabihin. Hindi, gayatin din lang po natin ito guys ng 4 na gayat. Okay, 4. Yan. Next, ano nga po ba ang ating gagawin? Sukatin po natin, ayan, sukatin po natin ng tubig. Pagka ganito po guys, na kalaking baso, ang gawin nyo po guys is kalahating baso lamang po ang inyo pong ilagay. Ayan, kalahating baso. Okay? And then, kapag kainatakal nyo na po at yung pinakang baso nyo nung po ninyo, is ilagay nyo po sa inyo pong initan ng tubig. Yan, initan ng tubig. Ano po bang gagawin po natin dito sa initan ng tubig guys? Atin po siyang pakuluan ng at least 1 to 2 minutes basta ma-absorb lang po yung pinakang katas po ng ating pong inilagay. Okay, ayan ito guys, mainit na at talaga na pakuluan na po natin ng at least 1 minute na higit bago siya kumulo kasi kakunti lang naman yung tubig natin. Ayan, ilagay mo po muli natin dito yung ating pong pinakuluan. Ayan. Sama po siya natin lahat. Ayan. Ito po guys ay napaka the best po na remedy para po sa mga namomroblema sa kanila pong mga inaalagaan. Ayan. The best na the best po ito guys. Anong oras nyo po ba ito dapat na inumin? Ito po ay gagawin nyo po guys na pangtsaa sa umaga. Ayan. Pangtsaa nyo lang po ito sa umaga. Mas maganda po guys kung 2 beses po sa isang araw, sa umaga at sa gabi. Ayan. Pagkatapos nyo pong
kumain sa gabi, mag-take din po kayo ng ganito. Napakaganda po nito guys para po sa inyong immune system. Sa mga nagsasabi naman po guys kung ito po ba ay nakakasama po sa ating katawan, hindi po ito nakakasama sapagkat wala po tayo dito inilagay na po na ibang ingredients na nakakasama po sa inyong pong kalusugan. Wala po itong side effect, wala po kayong mararamdaman po itong masama. Ito po ay para po napakaganda po sa ating pong katawan at para po sa ating naalagaan. Ito po ay napakaganda pong paraan para po sa pagpapalahaba at pagpapalaki po ng inyong pong mga inaalagaan. Ayan, ilang araw, okay, ilang araw, mag-take lang po kayo guys nito ng up to 7 days. Ayan, sa 7 days po na yon is may mararamdaman na po kayong kakaiba na pagbabago po sa inyo pong mga inaalagaan. Hindi po kayo nag-skip, ay talaga pong maiintindihan po ninyo po yung aking po mga sasabihin. Kung ito naman po ay in-skip po ninyo, ulitin nyo po para malaman po ninyo ang buong detalye po ng aking pong mga sinabi. Ano nga po ba magiging lasa nito pag atin po siyang ininom? Napakasarap guys kasi naghalo po yung kalamansi at luya na parang humahagod po papunta po sa ating lalamunan. Malamig-lamig, maasim-asim at talaga namang yung aroma po ng sibuyas ay ating pong malalasahan. Napakasarap po talaga nito guys at wala po itong side effect na kayo po ay may mangyari o ano paman, wala po itong side effect kasi napakaganda po nito sa ating pong kalusugan. Ngayon lamang po guys, sana po ay nakapag-follow na po kayo sa aking Facebook page. Maraming salamat po. God bless.